What's up, mga kapamilya? So this vlog will tackle a lot of things like updates sa aking mga halaman and what I got for myself as a birthday gift and plant haul, of course. And I'm going to show you my new garden kasi minakeover ko siya. And last is yung mga new babies ng aking mga plants. So, ang dami, di ba? So, bago ang lahat, intro muna! Guys, mag-umpisa muna tayo sa mga plant haul na nabili ko dun sa White Plains. Kasi may nag-request sa akin na i-plant haul ko raw. Actually, hindi naman sila marami at mga mumurayta lang siya. Pero sige, dahil sa request mo, eto na, ipapakita ko sa inyo ang mga nabili ko na halaman sa White Plains. Guys, pasensya naman guys kung maingay ha. So ito, to start the video, ito ang una ko nabili sa White Plains. Bilisan na natin guys sa sobrang haba nito. Itong silver satin pothos, ayan. This is originally 250 and I got it for 200 pesos kasi pinatawad ako ni Kuya dahil birthday niya sa akin. And ayan, malalaki yung leaves niya and meron siyang shoot na dalawa. Ayun pa yung isa. Ay, ayun, di pala nakikita. Ayun. So, ayan siya, mga 1, 2, 3, 4, 5. 5 leaves. Ayan, silver satin photos. Next is itong Creeping Charlie na nabili ko doon. Kasi natuwa lang ako. Kasi actually, nakikita ko to sa ABS-CBN like I said sa vlog ko. And sabi ko, ayan, nakakita na ako dito. Wala lang, gusto ko lang yung mga ganyan mga gumagapang-gapang. So, this one is 50 pesos. And I got this for 30 pesos. Kasi pinatawad na rin ako ni ate doon. Next is this Calathea Medallion. Ayan, obviously, ayan, nabanggit ko na rin doon sa vlog ko sa regarding White Plains Garden, ayan, doon sa Bulacan Garden. Doon ko nga pala ito sa Bulacan Garden na biligay sa 50 pesos. Ayan siya. Thriving naman siya, awa ng Diyos. So, ito hindi nag-thrive, guys. After a week, ayan na siya. I don't know, di ko alam, Calathea din yata ito eh. Ayan o. 50 pesos, pero after a week, ayan na siya, nag-curled up na siya, pero hindi ko pa rin siya inaano, hindi ako nawala ng pag-asa dahil nakakita ako sa kanya ng, ayan o, ng bagong shoot. So, really hoping and crossing my fingers na medyo mag-ano pa to, mabuhay. And then ayan. Next guys, itong Orlando, ayan, na doon ko rin nabili sa Bulacan Garden and this is only 50 pesos. Philodendron, ayan, Orlando. So, yun na actually ang mga nabili ko. Ayan, total ng aking nabili doon is 380 pesos. Hindi ako masyado nag-spend ng money doon dahil sobrang mamahal nung mga type kong halaman doon sa Bulacan Garden, sa White Plains. And nga pala, ito yung bigay ng aking kumare. Ayan, yung regalo niya sa akin. Sa mga nakapanood ng vlog ko doon sa White Plains, ito yung cactus na regalo sa akin ng kumare ko. Moving on na tayo guys, and ipapakita ko na sa inyo yung mini makeover ko na mini garden ko dito sa aming bahay. And maingay, pasensya naman sa ingay at may mga nagpupok-pok-pok-pok at may nag-welding, pasensya naman. So yan guys, ito naman yung bago kong makeover na mini garden ko dito sa amin. Ayan, hindi naman siya ganun kaganda guys, pero para sa akin, maganda na yan. Wala na pakilamanan, ayan, kasi yan lang naman ang nakayanan ko. So, dati hindi po ganyan ang itsura niyan. And kung yung mga nakakasubaybay sa aking mga vlog, hindi, wala pa po ito dati. At wala yan dyan. Ayan. So, ngayon, ito nga po. Umpisa na natin. Ito yung isa sa na regalo ko para sa aking sarili. Nagpagawa po ako nitong plant rack. Ayan. Dalawa yan. Dalawang plant rack. And this is 4 feet. Ang haba niya per ano ha, kasi dalawang ano to eh, 4 feet ang haba and then 2 feet ang height and 4 feet ang width. So dalawa yung in order ko, ayan, kasi nga para magkasya yung mga halaman ko, ayan. And
Per ganito, guys, per ganito is 2,200. Ayan, naano ko yan dyan sa FB Marketplace kay Miss Camille. And eventually, si Miss Camille ay isang kapamilya. Yan, taga-anggat sila. And ganyan siya, napakaganda ng gawa nila, guys, kasi solido yung ano, solid yung bakal. And matibay. And merong rubber sa ilalim. Actually, dumating ito November 7. November 7 pa. Ngayon ko lang napakita sa inyo dahil sobrang busy ng ating ninyo. So, ayan, I'm so happy na nag-ano ko nito dahil para sa aking mga plants. And, ayan, regalo ko na rin sa sarili ko. So, yun na nga. So, itong aking halaman dito, hinilera ko na lahat sila diyan. So, dalawang layer. And yung iba, nilagay ko dito sa, dito sa window. Ayan, i-ano ko kayo. And yung iba, nandito, nakapatong dito sa drum. Hindi ko na tinanggal itong drum namin. And yung iba dito, ito yung mesa dati na nakapwesto dito, na tinanggal ko at nilagay ko dyan. And ito yung rack na nabili ko. Napakita ko na to sa vlog ko, diba? Na wooden. Ito, Palochina. Palochina na plant rack. Pinatong ko siya dyan sa mesa para mapatungan ko ng mga small pots. Yan siya. Yan ang ginawa ko dito. And dito, nakalugar dito dati yung dalawang lumang bike na tinanggal ko na yan dyan. And ito, pinuno ko na rin siya ng pots. And dito, guys, ito dito lagi nakakabasag ng paso si Edgar. Kasi kapag nakakakita siya ng tao sa labas, dinadambahan niya to. So ngayon, nilagyan ko na yan ng space. Kasi pinuno ko yan dapat ng pots. Kaso eventually, dumadamba siya. So laglag lang ng laglag yung mga paso. So nilagyan ko na siya ng space dyan. Ito pa yung isa kong nabili para sa sarili ko, guys. Itong wire mesh plant rack. Ayan. Naano ko rin to, guys, sa FB Marketplace. Lalagay ko na sa description box kung saan ko itong mga nabili, guys, ha, kasi hindi ko kabisado. And this wire mesh plant rack, lagay ko na rin sa description box. Nakalimutan ko kung anong sukat nito. Basta yun, mataas siya. And separate ito, guys, itong mga basket, ha. This one, I got this for 1,700 yung ganyan. Pero nagkataon, nung bumili ko nito, guys, nagkaroon sila ng promo na naging 1,899 na lang siya, na may free na siyang isang basket. And supposedly, per basket nila is 390. So, nung araw na bumili ako nito is nag-promo sila ng 1,899, included na yung isang basket. Eh, nagpa-add na lang ako ng isang basket para may dalawa na yung ano. So, eventually, binili ko to kasi, ayan, ganyan siya, digulong siya. Pinagawa ko to or binili ko to para ipangharang sana dito. Ayan. Ipangharang sana ng ganyan, guys, para hindi makapasok si Edgar. Lagi na lang si Edgar ang problema ko. Nakakaluka. Ayan. Pero, eventually, hindi naging tagumpay, hindi naging matagumpay yung plano ko, guys, kasi nakakalusot pa rin siya. Kasya siya dun sa ilalim. So, nakakalusot pa rin siya. Kasi nga, yung piniprevent ko sa kanya is yung makapasok siya at magtahul-tahul doon. Eh, wala. Nakakalusot pa rin siya doon sa ilalim. So, yan, guys. So, ang mga nilagay ko lang dito, guys, yung mga small pots. Like that. Ayan. Yung mga ano ko. And sa likod, dahil nga ito ay movable at merong gulong, ayan siya. Yung likod niya, sinabitan ko na rin siya ng mga hanging ano ko. Like this. Eventually, guys, ito, parang na-search ko na siya kung anong pangalan nito. Parang tingin ko, isa siyang variety ng begonia. Ayan, correct me if I'm wrong, guys. Kasi itinatanong ko kasi kung anong name nito. And hindi ko ma-search sa Google kasi sabi sa akin ng seller, ano daw to, si Vulcan Vine. Pero wala naman ako makitang Vulcan Vine sa Google, and ayun, parang siyang variety yata ng begonia. Like I said, sinasabitan ko siya dyan ng mga ibang hanging plants ko, like this manaw kairog, and this, and itong peperomia scandens, and itong
potos, ayan, at itong apro. So, ayan, tsaka ito pang mga iba na manaog kairog. So, ang ganda nito, guys. So, pwede ko rin siyang i-ano dito or niyo. Pero okay na rin, kahit nakakalusot na dyan si Edgar. Ngayon, ang ginagawa ko na rin kasi sa kanya ay tinatali ko na lang siya. Tinatali ko na lang siya. And pagkagabi na lang siya pinapakawalan para hindi siya masyadong manggulo dito sa aking mga halaman. So, moving on, magpunta naman tayo sa update sa aking mga plans. At ipapakita ko sa inyo yung mga plans ko na merong baby na ngayon na sobrang nagpapasaya sa akin dahil yun, nag-baby na kasi sila. So, let's go, guys! Number one, guys, is this Calathea may lupa. Calathea Zebrina. Ayan. Actually, naalala nyo ba ito? Ito yung nabili ko sa ang tawag nito? Tabang. Sa Tabang nung August, and naubos na yung leaves niya. Sobrang taas nito doon sa mga nakakasubaybay sa akin. Sobrang taas nito at sobrang dami ng leaves. And isa na lang yung natira sa kanya. Ito na lang. I'm thinking na iputulin na rin siya. Pero, ayan, nakita ko, nag-baby. Pero yung baby, sa iba sumulpot. Akala ko, dito yan siya magsusulpot sa stem na to. Pero hindi. Dito siya umusbong. And una, isa lang yung baby niya. And last week, nakita ko na naman, ayan, may isa na naman. So, sobrang natutuwa ako kasi panay-panay ang usbong nitong mga bagong babies dito kay Calathea Zebrina. And guys, tingnan nyo naman to si Triostar kung anong nangyari kay Triostar, guys. Diba, nag-curled up din siya and naubos yung dahon niya, guys. Actually, anim yung dahon niya. Tapos, naging tatlo, naging dalawa. Ayan, ngayon, ito na lang yung nangyari. Sobrang sela nitong mga Calathea na to. Inanuhan ko pa siya ng water sa ilalim, ha? Kasi nga para yung humid, ano niya, maano niya. Wala, hindi rin siya talaga nag-survive. Pero hindi ko alam kung iaano ko pa siya dyan, kung mag-uusbong pa siya, inoobserbahan ko pa rin siya. Pero ito, si prayer plant, so far, okay pa naman siya at thriving pa lang. Kasi magkasabayan sila eh. So far ito, thriving pa rin siya. Kaya Diyos ko Lord, nangangamba rin ako baka mawala na rin. Pero wag naman, Diyos ko, wag naman sana. And then moving on, itong aking watermelon, ito, si Peperomia watermelon. Ayan, meron na rin siyang dalawang maliit na, ayan o, dalawang maliit na baby. Ayan siya. And itong si Alocasia Friedek, nag-baby na rin siya, ayan yung baby niya. Oh, pero ito, mukhang paritiro na rin yung isang leaves niya. Siguro ganyan talaga ang mga ano ng Alocasia, no? Nag-aano talaga siya. Hindi ko alam kung bakit. Pero ang masaya lang dito is nag-baby siya. Natuwa ako talaga no nag-baby siya. Para syempre, kahit mawala yung ibang leaves ko, eh, mapalitan siya ng bago. Eto naman, si Black Velvet. Wala pa siyang baby na ano, pero I'm still hoping na magkaroon din siya ng baby para madagdagan yung leaves niya. And ito nga pala guys, hindi ko alam kung napakita ko na to sa inyo ha. Itong caladium ko, kaso maliliit lang siya, hindi ko alam kung lalaki pa to. Parang ano siya, parang dwarf version ng caladium. Ayan o. May iba-ibang kulay. Actually, ang dami na nitong bagong leaves. Itong maliliit na to, bagong leaves yan. Ito, tsaka to. And ngayon, nakakakita na naman ako ng bago. Ayun o. Meron na naman siyang bagong tutubo. Ayun, nasa gitna. Ay, ano ba yan? Ayun, nasa gitna. So, ang dali niya mag-baby. And di ko alam kung ita-transfer ko to sa mas malaking pot. Kasi, tubo siya ng tubo. Pero, ganyan lang siya kalaki. Hindi siya talaga yung malalaking ano, na dahon. Maliit lang talaga and siya. And itong Calathea na to na galing sa pinsan ko, tatlong leaves lang siya dati. Ayan, ito yung bago niyang baby na bumuka na. Kasi ngayon lang ako na-update sa inyo guys, so hindi niyo siya nakita nung siya ay ano pa lang, pausbong. Eh, talaga siya. Hanggang ngayon, nakabuka na siya. So, naging apat na yung leaves niya. Guys, ito mas natutuwa talaga ako sa lahat guys, kasi look at this. Napakadami ng baby nitong Sansevieria ko na ito. So, barang dami. Nakita nyo? Ayan, oh.
Napakadami. And alam mo guys, parang ano siya. Ayun pa oh. Sobrang dami. I'm planning na i-repot ito sa mas malaking pot kasi sumusoba na ng parang 15 yata yung bago niyang baby. 15. And ayan, ang bilis niyang mag-ano, may mga maliliit na naman ng mga bagong tubo like this. And yung mga nasa loob, ayun oh, sa gitna, meron na naman eh. Yan, ito yung iba, nagsilakihan na, like this one, ayan oh, malalaki na yung iba. Pero, ayun pa isa oh. So, sobrang natutuwa ako sa Sansevieria na ito, kaya sobrang love ko ang mga Sansevieria. And ito naman ang aking aloe vera, as usual, ayan. Ano na naman, ang dami na naman yung baby. Ayan o, ang dami na naman yung tumubong baby, guys. And kakatanggal ko lang sa kanya ng mga baby niya nung nakaraan. And nilipat ko sa isang pot. Ipapakita ko sa inyo mamaya. So ngayon nakita ko, pag-check ko, madami na naman siyang baby. Ang galing na itong aloe vera na to, tubo lang siya ng tubo. Sobrang ano siya, low maintenance plant. Pero sobrang, ang dami niyang binibigay na baby. Okay, pasensya naman sa maingay na background ko, guys. So ito naman pong Humalumina, ayan ang kanyang bagong baby. Hindi pa siya totally bumubuka. Ayan, paando pa lang siya. And nakakatuwa lang kasi nagbaby siya. And then next naman guys, itong si Adanson ni Aiko, guys. Nakakatuwa kasi look at that. May baby na rin siya. 'Di ba? Ito yung isang sinabi ko na pinutol ko dahil nag-yellow. Hindi ko pa rin siya tinatanggal. Pero itong isa, ayan, nagbaby na siya. So, nakakatuwa lang. Sana mas dumami pa yung mga bagong dahon ni Adansoni ay para mas dumami pa siya. And then next guys, itong aking Aglaonema lipstick. Ayan. Actually, ito napakabait din na halaman na to. Tubo lang siya ng tubo ng tubo. Ayan, oh, hindi ko alam kung bulaklak na itong nasa gitna na to. Dati wala kasi yan eh. Tapos ayan, ang dami na naman yung mga bagong usbong. And sa ilalim, ayan, ang daming dami yung mga bagong mga usbong. And ayan o, oh, itong mga nasa ilalim na to, mga ano na to, yan yung mga baby niya dati na padami na ng padami. Ayan, sobrang natutuwa ako dito kay Aglaonema lipstick na ito na napakabait na halaman nito. And then next, itong aking Calathea, ayan na naman siya nag-curled up. Hindi ko na alam kung ito yung bagong tubo nung nakaraan. Pero ayan naman, oh, parang nag-curled up na naman siya. Pero ayan, ang good, maganda lang sa kanya is may bago na naman siyang baby. So kahit nag-curled up siya, at least nakakita ako ng bagong baby. So ayan, sana maging stable na tong ano na to, tong Calathea na to dito. Pero ayan, at least may bagong tubo. And then next naman itong si Silver King ko. So, tagal na nito sa akin guys. Actually, tabang-tabang pa. Yung unang punta ko ng tabang noong August. At ngayon ko lang to nakakitaan ng ano, ng bagong usbong na ano, na leaf niya. Ito oh. Ayan. So, akala ko hindi na siya tutubuan ng bagong leaf. Pero ayan, meron na siyang tumubo na bagong leaf. Itong si Aglaonema Silver. And then next guys, ito ulit si Humalumina na galing ulit sa pinsan ko. Meron siyang dalawang new leaf. 1, 2. Ayan, so I'm very happy na may mga bagong tubo siya na leaf. Itong si Humalumina. Kasi I love this plant so much. And then this Philodendron Temptation. Ayan, may bago rin siyang leaf. And ayan, meron pa siyang uusbong na isa. Tagal na rin sa akin ito guys. And I'm so in love with this Philodendron Temptation kasi sobrang low maintenance din siya. And ayan pa yung bago niyang leaf din yan. And ito. So sobrang ano rin to. Sobrang love na love ko to dahil sobrang hindi siya maalagain. Next naman guys, itong Aglaonema na ito na galing sa mother ko. I don't know kung anong name ito guys. Pakiano naman. Ayan oh. Hindi ko alam kung bulaklak to guys ha. Pero meron na siyang tatlong ganyan.
Nakakatawa, 'di ba? Ganyan 'to rin yung nakita ko kay sino to, kay Lipstick, Aglaniba Lipstick. So, siguro bulaklak nga siya. Ayan, oh. Diba? Ito naman, guys. Si Aglaniba Lipstick din to. Pero ito, binili ko to kay Twisted Fern. Nung nagpunta ako ng Tabang. So, ayan. Ngayon ko pa lang siya nakakitaan ng New Leaf. So, ayan. May isa na naman siya dyan. Ang tagal na nito, guys. Parang ang bagal niya magano. Pero, ayan. Buti naman, may tumubo siya. Kala ko talagang dormant ano na to eh. Pero ayan, nakakita na ako ng bagong usbong niya. So, ito ulit. Hindi ko alam kung Calathea to or Aglaonema. Galing din to kay Insan Jerry. May baby na rin siya, yan oh. Hindi masyadong kita eh. Ayan oh. Ay. Basta yan na guys, nakikita niya naman. Ang hirap kasi nasa dulo siya eh. And then next guys, itong si Anthurium. Ito galing din to kay Insan Jerry guys. And I'm so happy, look. Tadam! Ayan, meron na siyang baby. Akala ko hindi ko ito mapapatubo guys, pero ayan. So dyan pala siya tumutubo sa ano, akala ko dito siya tutubo. Hindi pala. Dito siya tutubo sa gitna. So, yan na yung bago niyang leaf. And, ewan ko kung ano itong nasa gitna pa. Ito, oh. Baka patubo din yan. So, sobrang happy ako dahil nagkaroon siya ng bagong dahon dyan. So, guys, ito yung mga tinanggal ko na aloe vera dun kay mother plant niya na ang laki-laki na rin niya ngayon. Tinan mo. Pagtanggal ko siya doon kay mother plant, meron na naman siya mga maliliit. And ito guys, oh, meron naman din siyang maliit. So, sobrang, ano nito, nakakatuwa itong mga aloe vera na to dahil tubo lang siya ng tubo. And guys, ito, update dito sa aking cactus, yung galing kay Preslita. Binigyan niya lang ako dati nitong isa, tas dalawa na cuttings. And ngayon, tinan mo, ang laki na ng baby niya guys. Ito yung baby niya. And ito, dalawa bale. Diba, nakakatuwa tong cactus na to. Ang taas na ng baby niya, oh. Mas mataas pa dun sa mother. And ito, guys. Itong maliit na to. I think this is Aglaonema. Ito, roton, ano to? Aglaonema. Ano nga, ito, Aling Shaleni. Ayan, basta nakakita ako may bago rin siyang uusbong na bagong dahon. So, nakakatuwa. It means okay na siya dyan sa kinilalagyan niya at thriving siya dyan. And ito pang isa. Ayan, oh. Actually, meron na siyang ano to dati. Di ko alam kung ito yata yung new leaf niya. Tapos ito, may isa na naman siyang bagong new leaf dito na bagong mag-unfurl. So, sobrang natutuwa ako dito. Dati kasi ano lang to eh. Tatlong leaves lang to dati. So, yan. Dumadami na siya ngayon. And then, ito. Galing to kay nanay din. Nanay ko. Ito yung bago niyang leaf. Itong nasa gitna. Dalawa lang kasi to dati. So, yan. May bago na siyang leaf. So, guys. Ito. Tanong ko lang sa inyo. Hindi ko alam kung ano nangyari sa cactus ko na to. Ito yung sinasabi ko na payat. Shoutout kay Ma'am Shijemski. Ma'am Shijemski, ito yung sinasabi ko. Nabilog siya dati. Ayan, pero ngayon, bakit siya naging ganyan? Parang umayat at naging pahaba. Pati yung mga baby niya ganun. Ito, oh. Dati siyang pabilog. Sa lahat ng cactus ko, siya lang yung naging ganyan. Kasi yung iba ko namang cactus na pabilog, bilog pa rin. Ito, hindi ko alam kung bakit naging ganyan siya. Nakakaluka. And then, guys, ito namang aking Chinese bamboo na galing din kay Insan Jerry at kay Ate Sel. Ayan, nakikita ko na thriving na siya kasi nagkaroon na siya ng bagong usbong. Ito guys, oh. Wala po yan dati, pero ngayon, ayan, nakakatuwa kasi ibig sabihin, thriving na siya dyan. And ito, oh.
Bagong leaves to. And guys, ipapakita ko rin pala sa inyo itong aking, hindi ko pa to kasi napapakita sa vlog ko. Nakakita ko nito sa white plains, guys. Itong alocasia. Sabi ni Kuya, alocasia daw to. So, ayan. Nabili ko lang yan dito sa isang local store dito. Yung binibilang ko ng local garden store dito sa amin sa Marilao. And ang taas-taas niya. And ang dami niyang leaves. Pero meron na siyang isang natanggal na isang leaves na mas mataas pa dito. Naputol ko na, guys, eh. Ayun siya, oh. Pinutol ko na kasi yung nakauna-una ako, nagbilaw na. Siya yung unang naanis. Pero marami pa siyang mga leaves. Ayan, oh. So, this one, I bought this for, ano, 250 lang siya. Pero, doon sa White Plains, parang ano yata to, 500. And, ayan, guys, nakakitaan ko din tong aking fern na matagal na, na kasabayan pa to nung ni Picara. Ito yung nabili ko dati na 3 for 100. And, ayan, so far, thriving na siya. Dati parang ano to eh, parang naghihingalo. Pero yan, nakakakitaan ko na siya ng mga bagong usbong. And ayun pa. So, sobrang natutuwa din ako dito kay Fern dahil umaano na siya. Umaarangkada na rin siya. Guys, nakalimutan ko ipakita sa inyo nga pala yung mga plants na binigay sa akin ni Kumaring Vinci. Shoutout to Kumaring Vinci. Ayan, binigyan niya nga pala ako nitong pencil cactus. Ayan, binigyan niya sa akin. And this, hindi ko alam kung ano to eh. Baka palmera din siguro ito. At binigyan niya din ako ng, ito yung paper cactus eh. Pero dito, ito na lang yung natira. Tinanim ko dyan. And ito, binigyan niya ako niyan. Ayan, meron pang dalawang cuttings na ganito na tinusok ko dun sa labas. Ito siya, guys, oh. Hindi ko alam kung anong halaman to, pero yan, binigay niya sa akin. Din pala, hindi ko pa to napapakita sa inyo, nakakaluka. Naalala niyo tong halaman na to? Pinutulan ko na siya, guys. Actually, siya yung ito, kaputol na ito. Dahil sobrang taas na niya. Dahil ito, meron siyang baby na ganyan kataas. So, kailangan ko na siyang putulin dito dahil baka bumagsak na siya. So, inagapan ko, pinugutan ko na at nilagay ko dito. At iyan, nagkaroon na naman siya ng isang baby. Ito. Tapos, eventually, itong pinutulan ko, nagkaroon din ng dalawang baby. Diba? Ang sipag nitong halaman na to na mag-baby. And nakakatuwa dahil very low maintenance ang cactus na to. And yun. Like I said, isa yan sa mga love ko na ngayon na halaman, ang mga cactuses and ang mga sansevieria and aglaonemas. So, sila na lang yung iko-collect ko. So, yun lang, guys. And hindi naman masyadong magarbo yung aking garden dahil wala rin naman kaming space and ni-utilize ko lang talaga ito aming garahe para mapaglagyan ko ng aking mga halaman. Pero kasi dati pa naman ako nag-alaga ng halaman pero yung mga halaman ko is nasa labas ng gate. Itong mga bago kong acquired na halaman na inaalagaan ko, nag-start ng pandemic, nandito yan lahat sa loob ng ano, ng dito sa garahe namin. At ginawa ko na nga itong garahe namin, yun. Asamba, hindi ba yata kita? Ayun, basta yun. Ginawan ko na ng paraan na mapaglagyan ko ng mga bago kong halaman para makita ko sila maigi. And kasi pagka nilabas ko sila, baka ma-damage. Kasi yung iba, diba, masyadong sensitive sa araw. So, yung mga sensitive sa araw, pinasok ko dito. And like I said, hindi siya ganun kagarbo dahil hindi naman kami, hindi kami mayaman. Ayan. Kaya ano lang, kung ano lang ang meron, ayan, yan ang pagyamanin natin. And, but anyway, I'm so proud of what I have. Ayan, kung yan lang ang meron ako, diba? Okay na. Kahit ganyan yung garden ko, guys. Sobrang napapasaya ako ng aking mga halaman kapag nakikita ko sila dyan.
at walang makakapantay dyan sa happiness na binibigay nila sa akin. And I know you get what I mean. Sa mga plantita out there, diba? You know, plant is life and plant makes us happy. Oh, sa mga hindi pa nakakakilala sa akin dyan, ako nga po pala ang inyong plant mom, si Rufa. Ayan, baka naman, pwede nyo akong isubscribe. Ayan, pakipindot na lang po ang red button dyan at pakikalimbang na rin ako, guys. And of course, if you like my video, please give me a thumbs up and comment down below. Ayan, pasensya naman sa mga ingay na kapitbahay. Sorry naman. Comment down below, guys. Ayan, para magkamustahan tayo at magchikahan. And of course, attend naman sa aking mga live stream, guys. You can attend to my live stream. Ayan, para mag... chikan tayo like si Mamshi Jemski and si EJ Beats and Vlog. Shoutout sa inyo. Thank you so much for always watching my videos. Yun na lang. Happy planting mga plant lovers all over the world. Bye-bye.